Evening. Welcome to Los Angeles First Filipino Church of the Nazarene. And please follow us at LA Filnaz, La Filipino Nazarene, sa YouTube, Facebook, and Instagram. Every Sunday, 9 a.m., bukas na po kami sa Wiley Chapel. See you po, 3401 West 3rd Street, dyan po sa Los Angeles. Ayan, ito po ang aming mga fellowship schedule. Kapag libre po kayo, join us. So, nandito po tayo sa Journey of a Lifetime, 52 weeks journey po. Walk through the Bible. At tapos na tayo sa Old Testament, 39 books from Genesis to Malachi. And then tapos na rin tayo, no? Sa history or gospel. Life of Jesus, Matthew to John. At ngayon, magsisimula tayo sa history naman ng church, ang the Acts. Yan. So, ito po yung mga sumulat. Sino ba sumulat ng Book of Acts? Si Luke. Yan. So, yan yung mga authors. Ito yung mga books na sinulat nila at mga letters. So, we're done doon sa ating four gospels. Siyempre, ano-ano ba yung mga four gospels na yan? Review lang natin. Yan yung Matthew, Mark, Luke, at saka last week, the Gospel of John. Sa gabi na to, pag-usapan naman natin and the Book of Acts or the Gospel Unleashed, sabi nga nila. Alam nyo, ang Acts ay continuation ng Gospel ni Paring Luke. Kumbaga, it connects the two books, no, by introducing Acts with mga words na, kumbaga, sabi niya kay Theophilus, ito ay continuation ng una kong turo, no, kung saan Jesus began both to do and teach. So, he's referring talaga doon sa unang sinulat niya, yung Gospel of Luke. Ito ay liham para sa isang tao na nagngangalang si Mang Pilo. Sino ba si Mang Pilo? Okay, ang Gospel of Acts ay sinulat niya para kay Theophilus, no? Eh, sino ba tong si Theophilus? Alam niyo, the name Theophilus, no? Literally means loved by God, no? Kumbaga, it carries the idea na parang friend of God. Kaya this has led some to believe that yung word na Theophilus ay generic para sa ating lahat na pwede mag-apply sa lahat ng mga Kristiyano. However, from the context ng Luke at saka ng Acts, it seems clear na si Luke is writing to a specific individual. Now, even though his message is also intended, syempre, para sa ating lahat. Kumbaga, in all centuries yan. Alam niyo, while both yung Gospel of Luke at saka itong Book of Acts na ay mayroong applications for Christians, they were probably written to specific individual na yun nga kung saan in-address ni Luke na the most excellent Theophilus. So, mahala na kayo mag-interpret. Kung gusto nyo interpretin na siya ay isang totoong tao, edi okay. Kung siya ay patungkol sa parang sa ating lahat, edi okay. Eh, parehas naman pwede. Alright. Alam nyo, dito sa Book of Acts, no, minsan magandang tanong yun, ano ba magandang heading nito? Ano magandang kumbaga title, ano? Book of Acts ba? Or alam nyo, the Acts or the Acts of the Apostles or the Acts of the Holy Spirit or the Book of Acts or the Gospel Unleashed, no? Dami pwedeng itawag eh. Marami sa atin, no, ang akala natin ay ito ay patungkol sa the Acts o mga gawa ng mga apostoles, no. Pero in fact, no, itong book na to ay not really a record of the Acts of the Apostles, no. Instead, it is kumbaga, it records the Acts of the Holy Spirit, yung mga gawa na nangyari doon sa yung working, no, yung Holy Spirit na who worked throughout doon sa church nila ng first century. The first apostles are scarcely mentioned nga, hindi masyadong binanggit, no, except syempre kay Peter, kay Paul, kay John, no,
Kumbaga, yet tong Holy Spirit, yung word na Holy Spirit, I think 70 times yata na minention dito sa libro na to, no? Other people, no, such as si Philip, si Stephen na minention, si Barnabas, si Silas, no, ay mga apostles din or mga disciples, no. Pero iba sila doon sa tinatawag na 12 disciples or 12 apostles. So itong 12 apostles na to, except kay Peter at saka kay Paul, wala si Paul dito, I'm sorry. No, it's, bukod kay Peter, no, hindi nabanggit masyado, no, itong mga apostles na to. No, syempre si Luke siya yung sumulat. Pero yung iba, yung ito patungkol to, kumbaga, more of doon sa mga bagong sibol na disipulo. Ano mo ba, si Stephen, si Barney, si Barnabas, si Silas, no? Kumbaga, ibang klaseng apostles and disciples yung mga nandito. Tingnan natin yung outline na pwede nating makita, no? Dalawa lang anong pwede nating makita ang outline. Una, kung hatiin natin tong libro na to, una, it talks about yung spread ng gospel doon sa Holy Land with Peter as a leader. Sa second part, spread of the gospel outside ng Holy Land with Paul as leader. So obviously, si Peter for the Jews and si Paul for the Gentiles, not doon sila tinawag. So simulan natin sa spread of the gospel in the Holy Land na si Peter muna ang leader. Ayan. So may tanong ako sa inyo, no? For how many days sa palagay niyo, no, after the resurrection is Jesus seen on earth? Alam niyo, sabi sa Acts 1:3, Jesus appeared over a span of 40 days speaking about the kingdom of God. So dito pa lang, no, talagang proven na nabuhay siya muli, no? And kumbaga, about how many are naman na matatagpuan doon yung famous na upper room nung sila ay nagsama-sama doon. Sabi sa Acts 1:15, and in those days, Peter stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So, ibig sabihin, doon sa upper room, merong 120 katao na nandun. So, this is a small fire na nag-ignite na biglang sasabog. Kasi ba, marami pa rin yun, 120, no? Eh, sa mga simbahan nga ngayon, eh, pag kami 120 attendees ka, ba, malaki na yun. Diba? Lalo na dito sa Amerika. Tapos, meron silang dapat isolve na problema, no? Kasi meron kasing ng Judas, ayun na nga, si Judas, eh dapat nilang palitan, no, itong mga apostles na to. Anong ginawa nila, no? Ang ginawa nila sa Acts, sa Acts 26, no, they cast lots and the lot fell to kanino? Kay Matthias. So he was added to the 11 disciples or apostles, no? And the winner is si Mang Matias. Siya yung pumalit kay Judas kasi siya yung nanalo doon sa casting of lot, no? Eh, tanong, on what day naman does the Holy Spirit come? Diba? Naalala niyo yun, yung tinatawag na Pentecost. No, matatagpuan natin to sa Acts chapter 2 verses 1 to 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Yun. Kumbaga, at na-experience nila yung Pentecost. At who stands up naman, no? Tanong, who stands up to explain what has happened?
Yan. Kumbaga, siyempre, kung ikaw part nung Pentecost na experience, parang, alam mo yung parang malilito ka, lalo na kung nandun ka at observer ka lang. No, hindi ka napuspos ng Holy Spirit, meron mga naka-witness. No, sabi sa Acts 2:14, but Peter standing up with the 11 lifted up his voice and said to them, you men of Judea and all you that dwell at Jerusalem, .. nag-preach si Peter. Yo, oh, talaga naman, nag-preach siya. Kumbaga, Peter drops the mic. No? At as a result ng sermon ni Peter, ilan ang naging bagong believers or mga naborn again? No? Those who accepted his message were baptized and about 3,000 were added to their number that day. My goodness, ang dami nun. Ah. Acts 2:41, ang dami nun. From 120, imagine, no, from 12 naging 120, tapos naging 3,000. Wow, sana ganyan ang ministry natin sa LA Filnas. No, ang hirap na, ang hirap na, ang laking problema na sa parking pag 3,000 yung attendees mo. Anyway, dito sabi sa chapter 3 naman, no. Kumbaga, chapter 3 opens at the beautiful gate of the temple where Peter heals a man who has been lame from birth. Pag binasa in chapter 3, mababasa niyo dito yung ginawa ni Peter na ginamot niya or pinagaling niya yung isang pilay na lalaki. Siyempre, hindi naman si Peter kundi kapangyarihan ng Diyos, no? Kumbaga, itong miracle lang na to ay nag-attract ng attention sa mga Jewish leaders. And it's, kumbaga, it starts real opposition to the Christian movement. O, kaya nung yung meron ng large crowd nag-gather around doon sa healed man, ito naman si Peter, he took advantage na naman of the situation. No? And preaches another sermon. Kasi napansin niya, o sige, total, nandyan na kayo, napanood niya yung milagro. E nag-preach na naman si Papa Peter. Ay, kumbaga, again, Peter drops the mic. Kumbaga, no, astig eh. Astig tong si Peter eh, kumbaga. However, napansin ko lang, yung mga biblical miracles, no, matatagpuan mo siya doon sa three brief periods. Una, miracles are not found everywhere kasi sa Bible eh. No, sometimes sa Old Testament, no, then hundreds of years would pass without single miracle. No, pero merong tatlong specific crucial times, no, during kung saan pwede natin makita merong mga evident na milagro. Una, yung the days of Moses when the Israelites siyempre were in need of deliverance. Pangalawa, yung panahon ni Elijah at Elisha. Ayun, matitinding miracle yun. At siyempre, pangatlo, during the lives of Jesus and the apostles. No? Kumbaga, these events cover only a few brief years, no, during all the centuries talaga in the Bible. Pagpunta mo naman, pag binasa mo ang chapter 4, no, we find here yung first persecution of Christ's followers. Dito, opponents of Jesus had killed him thinking na that would be the end of the problems kasi napatay na nila si Jesus. No, kumbaga, to their surprise, eh, ito na nga. Their problems are just beginning pa lang pa lang. Kasi una, first problem nila, itong si Jesus na buhay muli. Pangalawa, no? Kumbaga, na-threaten na naman itong mga religious leaders na dahil sa tinatawag na mga Jesus followers or mga Christians, no? Dito naman sa chapter 4 din, mapapansin natin, as Peter and John preached to the people at Solomon's porch, no, may mga dumating na mga authorities. So nagpipreach sila sa Solomon's porch. Dito yung mga Sadducees, no, do not want to preach about the resurrection of Jesus. Bakit? Kasi kung matatandaan niyo, 'di ba, tinuro natin noon yung difference ng Pharisees sa Sadducees. Yung Pharisees, ito yung mga
Parang penguin yung itsura nila, black yung uniform, di ba? Yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, yung makukulay. Ngayon, itong mga taon to, mga Sadducees, hindi naniniwala yan sa resurrection o sa mga anghel. No? So yung kanilang theology, kaya pinagbawal nilang mag-preach si Peter kasi, siyempre, it talks about the resurrection of Jesus. No? So Peter's and John's trial, no? Baga, is held the next day before Annas the high priest. Ayan na. Parang si Jesus na sila. This time, si Peter di na takot. Kasi, ano na siya ng Holy Spirit eh. Kasama niya si John, no? Ito, yung mga members of the Sanhedrin ignore the facts of resurrection and simply tell Peter and John to cease their preaching. Sabi nila, tigilan niyo na yan. At kumbaga, hindi totoo na mayroong resurrection. Ginawa nila, nirelease nila si Peter at saka si John, no? At kinuwento naman ni Peter and John yung nangyari. And they all join in prayer. Pansin nyo dito, no? Talagang buo na yung simbahan. No? In their prayer, ano yung, what do they ask God, no? Sa prayer nila? Yan. Ang ganda ng prayer na to. Sana maging prayer din nating lahat. Sabi nila, "Now, Lord, enable your servants to speak your word with great boldness. Stretch out your hand to heal and perform signs and wonders through the name of your holy servant, Jesus." Wow. So, sana, no? Ganito rin tayo mag-pray. No? At kumbaga, ma-experience natin yung milagro ni ang Panginoon sa buhay natin. Ngayon, dako tayo sa chapter 5. Dito, at work na si Satan. Mm-hmm. No? Now, dito, we find Satan, no? He's not only at work outside the church, no, in the form of persecution, but inside the church through deception. So, ganyan trumabaho si Satan. It's either sa labas ng simbahan, ipapersecute yung simbahan, or mag-create siya ng deception sa loob ng simbahan para mag-away-away yung mga magkakapatid sa simbahan. No, this fact is also illustrated doon sa story of Ananias, naalala niyan, at saka Sapphira or Sapphira. No, itong dalawang to who want glory without paying the price. Kaya nako, mahirap yung nangyari sa dalawang to. The church has had hypocrites from the very beginning. Kaya wag na tayong ma-surprise dyan. They are Satan's way of attacking the church from the inside. Ayan. Kaya pwede tayo magpagamit kay Satan. Pwede rin nating i-rebuke si Satan. At dito, nagkaroon pa ng maraming problema, no, within the fellowship, no, ng church. No. So, anong ginawa nila na solusyon? So, dito sa Acts 6:3-4, sabi nila, "Brothers, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word." Yan. Basahin niyo yan. Alamin niyo kung ano yung gagawin na trabaho ng 7 men na to. Yan. Medyo para ma-surprise naman kayo. Kayo na ang bumasa. Alamin niyo. Ayan. Magugulat kayo kung ano yung gagawin nila ng trabaho. Kasi biro niyo, 7 men among you. Oh, full of the Spirit and wisdom. Wow, mukhang napakabigat ng trabaho ang gagawin nito mga to. Pero basahin niyo kung ano yung gagawin nilang trabaho. Okay, punta tayo sa chapter 9 at saka sa chapter 10. Dito naman, mababasa natin about sa taong nagngangalan na Saul or Saul sa Tagalog. No, anong nangyari kay Saul nung papunta siya sa Damascus? "And desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that he found any of his way, whether they were men or women, we might bring them bound unto Jerusalem." Ooh. From Jerusalem, naglakbay si Pablo or si Saul. Saul pa ang pangalan niya nun. Or Saul, papuntang Damascus. At along the way, no, meron nangyari sa kanya. Pero ba't siya pupunta ng Damascus? Now, Saul
breathed threats and murder against the disciples of the Lord. Yun. Kasi nga, hunter, itong si Saul. No? What does he see near Damascus? Ano yung nakita ni Paul? And he neared Damascus on his journey. As he neared Damascus, malapit na siya dun sa kanyang journey papuntang Damascus, suddenly a light from heaven flashed around him. Ayan na. Yung tinatawag na road to Damascus. Nabulag tong si Pablo. Basahin niya, napakagandang born again experience ni Paul yan. And I'm sure lahat kayo may masasabi, no, na road to Damascus experience niyo na nakilala niyo yung Panginoon. Ngayon, kung ikaw, hindi mo pa na-experience yung road to Damascus, eh, pray to God and ask Him, Lord, as You call me to this journey called life, no, lead me to the road to Damascus. At gusto kita makilala. Kagaya na nakilala ni Paul, si Lord. Ngayon, when the disciples in Jerusalem, no, are afraid to accept Paul, kasi nga, after ng road to Damascus, etong si Paul na born again, at gusto niya nang mag-ministry for Jesus Christ. Syempre, takot tong mga disipulo ni Jesus, kasi, killer yan before . Pero who speaks up in his defense na meron tumayo para sa kanya? Yun, si Papa Barney. Si Barnabas. Now, Barnabas took him and brought him to the apostles. Di ba? So, siya yung kumbaga nag-reference check. Siya yung kumbaga nag-sign na in reference of Barney. Parang ganun. Yun, dyan natin natapos, no? Yung pag-spread ng gospel ni Peter, and then papunta na sa second part kay Paul. Pero bago tayo pumunta kay Paul, no, who sees a vision in which an angel speaks to him? Matatagpuan yan sa chapter 10 verses 1 to 4. No? Meron kasing nakakita si Cornelius, a Roman centurion. Ayan, ulitin ko lang. Diba, dati pinag-aralan natin, ang ibig sabihin ng centurion ay kapitan ng isang daang army. Kaya nga centurion, di ba? So itong Roman centurion to, itong kapitan na to, a devout man, no, deboto to at mabait, and one who feared God with all his household, pati ang kanyang mga asawa at anak, buong household niya, who gave alms generously to the people and prayed to God always. Now, an angel appeared to him, Cornelius, your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Yan. So, dito, ito yung experience naman. Matatagpuan yung experience si Cornelius. So, punta na tayo doon sa second outline. Yung spread of the gospel outside naman ng Holy Land. No? With Paul this time, ang kanilang leader. Ayan. So, sa chapter 13, we have the beginning ng tinatawag na foreign missions. Dito nagsimula yun. No, kung makita kayo, maraming missionaries ngayon sa iba't ibang parte ng mundo. Dito nagsimula yun. No? Kasi previously, si Peter has been the leader of the Christian movement with yung kanyang headquarters na si Jerusalem. Now, si Paul naman becomes the leader with ang headquarters niya ay nasaan? Nasa Antioch. No? Nasa Antioch. So, si Peter sa Jerusalem, si Paul sa Antioch. Kaya ang tawag sa kanya, Paul of Antioch. So, tingnan natin ano nangyari sa first missionary journey ni Paul. No? Una, saan ba nagsimula? Siyempre, sa Antioch. Hindi sa city of Antioch, California, kundi sa Antioch. Okay? So, sino yung nakasama niya? No? Acts 12:25. They took along with them John, the one also called Mark. Okay, hindi ito yung si John, the beloved. Okay? Si John na kasama ni Peter. Si John Mark. Alright? Ang pangalan niya rin ay Mark. Siya yung sino? Isa sa mga sumulat ng gospel. The gospel according to Mark. Alright? So, ano naman nangyari? Kumbaga, doon sa, ano, sa, uh,
Ayun, sorry. And hindi lang pala si Mark, no? Hindi lang si John Mark, pati pala si Silas kasama niya. No, and Paul chose Silas and departed, being recommended by the brothers to the grace of God. Ayan, kaya nabanggit dito si Silas, si Mark, so yun yung mga kasama niya. So tingnan natin, no? Nagkaroon ng medyo ano conflict, no, doon sa ano sa journey nila. Meron disagreement. All right? Teka lang, i-reviewin ko lang. Okay, ulitin ko lang. Doon sa second journey, ang kasama niya sa first journey, lilinawagin ko na dito kasi ako eh. Sa first journey, kasama niya si John. Ang pangalan also ay Mark, na gumawa ng Gospel of Mark. John Mark ang pangalan niya. Sa second journey, ang kasama niya na si Silas na. Alright. Ngayon, si Silas ang kasama niya. Anong nangyari, no? Doon sa second journey, ay nako, meron din mga tinatawag na tampuhan, disagreement, no, between Paul and si Papa Barney. Ayan, nagkatampuhan si Barnabas at saka si Barney. Ayan. So, sabi dito, sometime later, Paul said to Barnabas, no, let us go back and visit the believers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing. Sabi naman ni Barney, no, sabi, Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them, but Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pamplia and had not continued with them in the work. So, alam niyo, they had such a sharp disagreement that they parted company. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. So, alam niyo, medyo hindi nagka-agree sa kanilang church work ethics. So, nangyayari naman talaga yan. Minsan, common goal kayo, mag-spread ng gospel. Pero minsan, mga ministers hindi nagkakasundo. And may biro nga ay sabi, put 10 pastors in one room, they will create 11 churches. Joke lang. So, dito, no, sabi dito sa na ba tayo? Dito, sa chapter 17, 22 to 31 naman, Paul gives his famous sermon doon sa tinatawag na Mars Hill, na doon sa Athens. Okay, yung Mars Hill, meron dating church ang pangalan, Mars Hill. No? Pagtapos nun, he leaves Athens and then pumunta siya sa Corinth. No, in Corinth kasi ito yung tinatawag na one of the most wicked cities. No? Kaya merong letters to the Corinthians. No? Ito yung one of the wicked cities of the ancient world, kumbaga. No, doon nagsimula siya ng simbahan. 18 months in-establish niya yun. Paul returns to Antioch by way of Ephesus. Tumaan siya ng Ephesus. Tingnan natin ano nangyari doon sa kanyang third missionary journey. Ayan. It appears na itong si Paul does not stay long doon sa Antioch after completing yung kanyang second campaign. No, no doubt kasi word has come to him of the serious problems of the yung mga Judaizers and the followers ba ito ni Judy Ann Santos? Judaizers? Kasi nagkukosto mga Judaizers na to ng problem sa churches sa Galatia. Kaya as he travels, no, he wrote yung mga letters na tinatawag ngayon na epistles. Ayan. So, hindi siya nagtaga sa Antioch, no? At, kumbaga, nag-travel uli siya from Ephesus. No, he writes 1 Corinthians, and then during his third journey, he also writes 2 Corinthians, Galatians, and Romans. Ayan. Doon niya sinulat yung mga letter na to. Ngayon, pumunta naman si Paul sa Rome. Paul at Rome. Sabi nga, when in Rome, do what the Romans do. Pero iba tong si Paul. Ano nangyari sa journey ni Paul sa Rome? Kumbaga, Paul says his last farewell. Paalam na siya sa mga kaibigan niya sa Ephesus. And then, nag-sail siya papuntang Jerusalem for the last time. Then, he is accused of teaching the Jews to forsake Moses' law.
Kumbaga, inakusahan siya na, nako eh, kumbaga, blasphemous ka. No? Eh, ito na yung nakasanayan namin, Moses law, tapos pinapalitan mo yung teaching, no? So, just outside the city, probably about 25 years earlier, kung matatandaan nyo, itong si Paul assisted in the murder of sino? Yung batang-batang si Stephen. Matatagpuan niya sa Acts 7:58-59. Now, Paul would have been killed himself by the Jews had not the Romans saved him. Yan. Basahin niyo sa Romans 23:23-24. Kumbaga, kasi galit na galit sa kanya kasi nga pinatay itong si Stephen. Tapos dito sa chapter 24, makikita niyo dito na Paul makes his defense before Felix, no, at Caesarea. Then after 2 years ng imprisonment, he is tried again before the new Roman governor, si Festus. Now, at this trial, Paul appeals to Caesar, no? And then chapter 26, no, records Paul's defense before King Agrippa. Now, after which Paul is taken as a prisoner to Rome to make his appeal kay Caesar. Following a very eventful trip, itong si prisoner Paul, tama-tama, letter P yung nakasulat sa likod ng prisoner, ibig sabihin prisoner or Paul, na house arrest pa ito sa Rome. Oo, at sa kanyang pagka-house arrest for 2 more years, sinulat niya naman ang letters to Philemon, Colossians, Ephesians, Philippians, at 2 Timothy. No? Sabi nga, tradition says, Paul is later condemned and beheaded. Oh, pinugutan ng ulo si Pablo. Persecution. Yun ang ibig sabihin nun, no? Even doon sa kamatayan, talagang pinakita niya ang pagmamahal sa Panginoon. Alam niyo, the book of Acts, nag-end to abruptly. Kumbaga. Pero, the church goes on. The heroes who lost their lives, kagaya ni Paul, ni Peter, at kung sino-sino pa. No? They each contributed to the spreading of the gospel. Alam niyo, hanggang chapter 28 lang ang book of Acts. We are now writing the 29th chapter of Acts. Ang tanong, anong ginagawa natin? What will we do? Anong plano natin? Itutuloy ba natin? Gagawin ba natin? Tinatawag po tayo ng Panginoon na i-continue. Spread the gospel, make disciples like Paul, like Peter, right? And evangelize and make disciples all over the earth, all over the world. No, kaya nga po ang simbahan natin, ang LA Fieldness ay nagbabalak ng magkaroon ng una mag-support sa ating national church government pagdating sa missions natin. Itatawag na national missions. And then may plano rin tayo na sarili nating local church missions. At gusto nga natin na mag-conduct ng mga training sa mga pastors and leaders sa mga far-flung provinces, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa Southeast Asia, probably sa Middle East, or probably sa Europe, wherever, kung saan tayong dali ng Panginoon. Alam nyo, ang mission trip ay hindi kapritso lamang o dahil gusto mong magnakbay o gusto mong makalibot sa buong mundo for free. Ito ay mabigat na trabaho. Ito ay dapat pinangungunahan ng Espiritu Santo. At hindi dahil masabi lamang na nakapagtanim tayo ng simbahan o nakapag-mission trip tayo. Dapat tinawag tayo na gawin to. Kung hindi, wag na lang natin gawin. Pero kung tinawag tayo, gawin natin naayon sa kagustuhan ng Espiritu Santo. Kaya ang challenge natin sa gabing ito, what we will do? No? We are now writing the 29th chapter of Acts. Tayo na ang bida. So dapat meron tayong gawin. Next attraction for the Book of Romans next Wednesday. Hope na makasama po namin kayo muli. Ito po, tapos na tayo sa Old Testament books. Tapos na tayo sa 4 Gospels. Tapos na tayo sa Acts. Papasok na tayo sa Paul's letters to churches. Simula po tayo sa Romans. Manalangin po tayo. Maraming salamat po.
Dakilang Diyos namin, salamat po sa challenges na binibigay niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagbukas ng aming mata na kailangan namin na may gawin para sa pagpapalaganap ninyong salita. Salamat, Panginoon, dahil patuloy kayong dakila sa buhay namin. Dalangin namin ang kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang isang abang lingkod ninyo. Sa amin po naman, ng mga hindi pa tumatanggap sa inyo, tinatanggap namin kayo, Panginoon, sa gabing ito. Bilang Panginoon tagapagligtas, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aming samot-saring dalangin in Jesus' name. Amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po. Magandang gabi po. And God bless you. See ya. Bye.